Si Yasmin, kumari umakting tayo manugot. Yasmin, si Daisy ang kapatid mo. Bakit po? Paano po si Daisy? Kinidnap siya! Po! Pakawalan niyo ako dito! Pag ako nakalabas dito, bakit? Ano? Ano? Shh. Ano ba? May pinagkakautahan kasi kaming mga sindikato. Hindi nga kami makapagbayad ng utang naming 2 milyon dahil salat kami sa pera. Ngayon, tinapon kami na papatayin nga daw nila si Daisy kapag hindi kami nakapagbayad ng ransom na 2 million pesos. Tumawag na po ba kayo ng polis? Ay, hindi! Kabilin-bili na ng mga kidnappers na papatayin nila si Daisy sa oras na matunugan nila na may mga tumulong na polis. Ano pong gagawin natin? Nasa kamay mo ang kaligtasan ng kapatid mo si Daisy. Ano pong ibig niyo sabihin? Makaka-raise kami ng 2 milyong piso ng Tito Anton mo kung makakapag-supply kami ng mga halaman, ng mga vegetables, prutas, at mga bulaklak kung mapapabukad mo ang mga halaman, prutas, sa asyenda natin, gamit ang kwintas. Makangangal! Makangangal! Huwag kang angal! Hello? Hello, Florita! Kumusta? Nahihanda mo na ba yung 2 milyon? Oo. Nag-aanap na kami. Tita! Tita, nandito! Tita! DC? Jasmine! Jasmine, tulungan mo ako! Tulungan mo ako nandito ako, please! Tita, bilis! Eh, bilis-bilisan nyo lang! Kung hindi, papatay na lang namin itong pamangkin mo. Mahayop kayo! Huwag niyong sasaktan ng kapatid ko! Eh, dalihan nyo lang! At yung kabilin-bilin na namin, ha? Huwag na huwag kayong tatawag ng pulis! Opo! Hindi po kami tatawag ng pulis! Promise! Jasmine, tulungan mo ang kapatid mo. Kawawa naman si Daisy. Baka kung anong mangyari sa kanya. Tumahimik ka na, ha? Hindi na ako nagbibiro ngayon. Good girl. Patubuhin mo yung mabibentang bulaklak sa damo, ha? Maraming salamat, Jasmine. Marami tayong mabibenta nito. Pati tayo sa lahat ng kasulok-sulokan ng asyenda. Patubuhin mo lahat ng fruits, flowers, trees, vegetables para sigurado na ang 2 million ransom ni Daisy, ha? Papa. Ay, halika na! Jasmine, mabuti naman pinagtapat mo na sa amin yung nangyari kay Daisy. At mabuti na rin na makakatulong kami sa paghanap sa kanya. Sigurado ko pag hindi tayo magpapatulong sa pulis. Matatakot po kasi ako, Tay. Narinig ko po yung mismong kidnapper. Ang sabi niya, papatayin daw niya po yung kapatid ko kung makatulog daw siya ng pulis. Nung sumunod ka ba sa utos nila, Aling Florita, nagkaitin ba yung kwintas mo? Eh, hindi. Baka kasi iniisip ko yung kaligtasan naman ni Daisy, kaya ako ginawa yung pinag-utos nila. Ang kawawa kong kapatid, saan siya kukuha ng 2 milyon? Baka gamitin pa niya sa masama ang kwintas niya para lumaligtas ako. Lalo pa kami mapapalayo sa mission naming makasama ulit si Mommy. Kasalanan ko kasi ang lahat. Kung nagpakatatag lang sana ako, at hindi sumuko, sana kasama ko pa ang kapatid ko. Sana hindi ako nakidnap. Anak, okay ka lang ba? Apa. Jasmine! Jasmine! Kakatawag ko lang kay Thor. Anong oras tayo alis para hanapin si Daisy? Pupunta ako kay na Tita Florita. Makikibalita ako kung nakabenta na sila at nakabayad ng ransom. Sige na.
Akin nyo yun? Mabilis pa sa alas 4. Ubus na lahat ang paninda natin. Eh, paano? Di kalidad ng bunga, mura pa ang halaga. Talagang papakyawin yan. O, ano? Magka na inabot? 2.5 million pesos? Nako, bayad na kami sa 1 million, tapos 1 million interest, at bigyan natin siya. 500,000 pesos. Bonus mo! Yan! Yan! Ganyan dapat! Ba? Eh, paano si Daisy? Napakawalan ko na ba? Muna! Kayaan mo muna utuin ko si Yasmin na patubuhin niya lang ang dapat tumubo. Para naman, millions pa more! Ang kakapal ng mukha ninyo! Yasmin! Sabi nung kapitbahay namin, saan daw umuwi mong kulang? Dapat sugurin natin. Dapat tanggalin niya ang sumpa sa pananim natin. Pero kailangan natin ang tulong ng mga kasama natin. Sige, tatawagin ko sila. Oo, tama. Bago dumami pa yung masalanta niya, pati yung mga pananim natin ay madamay pa. Oh, sige, sige. Bilisan mo. Isama mo yung matatapang. Ilabas niyo ang kapatid ko. Kung hindi, paparusahan ko kayo. Florita, huwag kang papayag. Baka magsumbong sa pulisan. Oo nga. Tsaka nasa atin pa si Daisy. Nasa atin ang alas. Huwag mo ako tinatakot, ha? Sundin mo ang lahat na inuutos ko sa'yo kung gusto mo pang makita ang kapatid mong si Daisy. Anong klaseng kamag-anak kayo? Sarili niyong pamangkin, ipapahamak ninyo nang dahil lang sa pera. Ang dami mong satsat, eh, no? Pabungahin mo at pabulaklaki mo lahat ng halaman dito kung gusto mo pang makita ang kapatid mong si Daisy. Hindi ba kayo natatakot sa hustisya? Ang dami mong pang sinasabi. Tagal ni Yasmin. Pati yung phone cannot be reached. Santi! Tulungan mo kami! Ho! Aling Florita? Mang Anton, ano nangyari sa inyo? Ginawa kaming puno ni Yasmin. Hanapin mo siya. Sabihin mo, ibalik niya kami sa dati. Nasaan si Yasmin? Nandun! Doon! Pumunta siya! Papunta doon! Si Daisy natubos na ba? Hindi! Teka lang, bakit kayo pinarasahan ni Yasmin? Bigyan na lamang kayo sa pagkawala ni Daisy, no? Kayo nagpakidnap sa kanya, no? Oo. Kaya kailangan namin siyang makita ulit para makapag-sorry. Para maibalik niya kami ulit sa dati. Nasaan si Daisy? Ligtas ka na.
Tito Florita! Tito Anton! Daisy, patawarin mo naman kami ng tito mo. Nagsisisi na kami. Daisy, patawad na. Hanapin mo naman si Yasmin para gawin niya na kaming tao ulit. Buti naman po at nagsisisi na kayo. Pinapatawad ko na po kayo. Saan direksyon pumunta si Yasmin? Doon sa may halamanan. Nakita kasi siya ng taong bayan na ginawa kaming puno. Tinaw siya mangkukulam, tapos sinabol siya. Diyos ko, baka siya ang sumulo ng kapalaran ko. Santi, kailangan natin masagip si Yasmin. Sige. Sadali. Ang flora mahay ka ni Yasmin. Mas malalagay siya sa peligro ngayon dahil wala sa kanya ang powers niya. Kailangan natin maibigay ito sa kanya. Ngayon din. Halika na. Tara na. Lo, si Santi tumawag na sa akin. Si Daisy pala nahanap na eh. Santi was the one who rescued her. Pero Lo, si Yasmin, nawawala. Her phone cannot be reached. Huwag ka mag-alala po. Makikita natin si Yasmin. Tatawag ako sa police station para may makasama tayong mga polis. Salamat, Lo. Ray. Sir. Pakihanda yung sasakyan. Yes, sir. Diyos ko. Mukhang ito na. Malalaglag na yung kahuli-huli ang petal ko. Panginoon ko. Kung niloloob niyo na malaglag na lahat at hindi na ako maging tao habang buhay, tinatanggap ko na maluwag sa kalooban ko. Pero huwag mo pababayaan ang mga anak ko. Patumayan niyo po si Rose at si Daisy. Kailangan makabalik ako sa mansyon ng mga Miraflores. Kailangan kong mahanap at makuha ang Flora Mahek ako. Magkukulam! Ayon! Talo! Talo ka! Yasmin! Okay ka lang? Yasmin! Kuya! Mas ka lang? Okay lang ako. Si Daisy! Daisy? Daisy! Daisy! Kuya, kumuha ka ng tulong! Sige. Daisy! Daisy, Diyos ko! Daisy, bakit mo ginawa yun? Yasmin, sa dami na pagkukulang ko sa'yo. Sa permission na dinala ko sa buhay mo, ang pakita ka lang ligtas. Papatahimik sa konsensyo ko. Yasmin. Patawarin mo sana ako sa mga kasalanan ginawa ko sa'yo. Patawarin mo rin sana ako dahil binigo kita sa misyon natin. Hingi mo ako ng tawad kay Mami. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Mami. Mahal na mahal din kita, Daisy. Hindi mo ako binigo. At hindi mo rin binigo si Mami. Ano nangyayari? Ang mga Flora Mahek natin. May
magandang nangyari. Magandang pagbabago. Siya nga po. Kumusta ka? Parang okay. Parang pinagaling ako ng Flora Magica ko. Flora Magica ko. Puti na! Puti na! Sigil! Don Jose! Mga magkukula, may pinagtatanggol nyo! Ayaw nga! Pihira naman! Tignan nyo ang ginawa nyo! Muntik na mapahamak si Daisy at si Jasmine dahil sa ginawa nyo pag-uusgahan na sila'y mga magkukulam. Hindi muna nyo inalam ang tunay nilang pagkatao. Bakit? May nakulam na ba sa inyo? Ikaw, nakulam ka na ba? Dahil sa mga magkukulam na, naperwisyong halaman namin! Daisy, halika. Daisy, siya si Ferry Bongcamvilla, ang ferryng tumutulong sa atin. May sorpresa ako para sa inyo. Mami? Mga anak ko! Ligtas ka na! Hindi tayo na uli! Nagkasama-sama rin tayo. Salamat sa Diyos! Oo, mga anak. Patawarin niyo ako, ah. Kasi kayo nagbayad ng lahat ng mga pagkakulang na nagawa ko noon. Salamat sa pagmamahal niyo. Salamat sa sakripisyo ninyo. Pero pangako, hinding-hindi na kayo maghihirap. Hinding-hindi na kayo mahihirapan kasi nandito na ako para alagaan kayo at protektahan kayo. Habang namubuhay ako. Kami din, Mami. Andito kami ng kapatid ko para tulungan kayo. Hindi na po tayo magkakahiwalay. Binabati ko kayo, Jasmine at Daisy. Hindi ninyo sinukuan ang isa't isa kahit umabot na kayo sa sukdulan ng mga pagsubok. Dahil sa pag-ibig niyong yan, nailigtas ninyo at nabuong muli ang inyong pamilya. Maraming salamat din po. Walang anuman. Pero sana po, yung mga taong nanghuhusga po sa amin, lubayan na po kami. Para maprotektahan ang sekreto ninyong mag-iina at nang malayo kayo sa mga mapagsamantalang tao, pagaganahin ko ang halimuyak ng pagkalimot nang hindi maalala ng taong bayan ang tungkol sa magic niyo. Siya po ang tunay namin na Mami. Kinagagal ako kayo makilala. Salamat sa pag-aalaga sa anak kong si Rosa. Salamat sa Diyos at hindi naman seryoso nangyari sa iyo, anak. Mabuti nga at pinauwi ka na agad mula sa ospital. Oo nga po eh. Akala ko sa ospital na tayo magpapalipas ng gabi. Mami, Daisy, baka gusto niyo nang magpahinga? Pasok na po muna tayo. Halika na. Sige. Jasmine! Nagbalik ka na! Jasmine, ibalik mo na kami sa pagkatao, please. Baka hindi kami tantanan ng mga ibon at bubuyog. Makakalbo kami. Florita? Anton? Kayo ba yan? Dahlia? Kayo ba yan? Buhay ka pa! Kayo?
Kayo na umapis sa anak mo si Daisy? Kamusta naman kayo ngayon, Aber? Anak ko, Dalia. Patawarin mo na kami. Total, magkamag-anak naman tayo. Sige na. Please. Gusto ko nang umuwi. Uwi? Paano kayo uuwi? Eh, mga puno kayo. Dito kayo sa lupa, nakatanim at nakatira, di ba? Hindi ko kaya maging puno. Baka mamaya maubos na insekto ang mga bulaklak ko. Malalanta ako. Mamamatay ako. Huwag kang mag-alala. Narinig mo, Anton? Huwag doon tayo mag-alala. Baka meron pa tayong pag-asa. Oo. May pag-asa kayo na maging malusog na puno kasi aalagaan ko kayo. Para hindi kayo mapeste, sprayan ko kayo. At para naman maging maganda at malago ang mga sanga at dahon ninyo, ipuputulin ko to. Kailangan kong gawin to para matuto kayo. Trust me. Alam na alam ko yan. Galing na ako dyan eh. Let's go, girls! Handa na ba kayo? Yes po, mommy. Let's go. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa Thanksgiving dinner na ito. Napakahabang panahon ng pinagkait sa akin para maalagaan ko ang mga anak ko. Kaya, taus-puso ako nagpapasalamat sa inyo. Waldo, Aster, Santi, sa pagkupkup kay Rose bilang Hasmin. Lumaki siyang mabuting bata dahil na rin sa mabubuti niyong mga puso. Alam ko, hindi madali. Hindi birong magpalaki ng isa pang anak, lalo't alam ko naman na hindi niyo ito hiningi sa buhay ninyo. Hulog kayo ng langit sa aming mag-ina. Kaya asahan ninyo na magiging kapamilya pa rin kayo ng mga anak ko sa habang panahon. Sa'yo, Thor, at sa iyong pamilya, salamat sa pagbibigay niyo ng pagkakataon kina Rose at Daisy na magkaroon ng kabuhayan. Salamat sa pagmamahal niyo sa kanila, sa pagtanggap niyo sa kanila. Hindi nila mararating kung ano sila ngayon kung hindi kayo naging bahagi ng kanilang mga buhay. Kaya muli, maraming maraming salamat at naway magbigay na magagandang simula ang panibagong taon na to sa ating lahat. Here comes the train. Eh, oh, Santi, huwag mo akong gawin yung sanggol. Oh, sige. Ano English yung sanggol? Baby. Kaya kita sinusubukan kasi baby kita. Santi! So, business lang tayo. Oh. Airplane. Sarap. Eto, gusto mo ba nito, Hasmin? Rosie nga pala. Nalilito ka na ba sa pangalan ko? Hindi naman. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, kahit ano naman pangalan mo, eh hindi naman magbabago kung ano ang meron ako dito. Ayun, naririnig mo ba? Sabi nga ni Shakespeare, a rose by any other name would still smell as sweet.
para ka ng isang bulaklak. Nakatanim ka na sa puso ko eh. Na habang buhay, titibok para sa'yo. Ang buhay ng tao ay parang halaman din. Umaasa ito sa pag-aaruga para sumibol, mamulaklak at magbunga. Pero ang tunay na magpapayabong sa ating mga buhay ay kung paiiralin natin sa isa't isa ang sakripisyo, responsibilidad at wagas na pag-ibig.